Kabanata 206, pwede na ba nating kunin ang marriage certificate? Tinulak ni Cyrus si Margo papasok sa Mercedes-Benz niya at kumari pa ng takbo pagkaandar na pagkaandar ng makina. Napanganga sa sobrang gulat ang lahat ng mga nakatayo sa harapan ng kumpanya habang nakatitig sila sa eksena. Para bang may mga question marks na nakasulat sa mga mukha nila. Hindi nila alam kung anong nangyari. Nakita ng lahat kung paano naging isang pagdakip ang kaninay romantic confession lamang, kaya't hindi sila makapaniwala. Siguro ay tumawag na ng pulis ang mga taong nandoon kung hindi lang nakilala ng mga babaeng employee si Cyrus. Galit na sinigawan ni Marco si Cyrus na katabi niya sa passenger seat, anong binabalak mong gawin, Cyrus? Itigil mo tong sasakyan at palabesan mo ko, kung hindi, tatawag ako ng pulis. Pakakawalan lang kita kapag kumalma ka at kung papakinggan mo kung ano yung sasabihin ko, seryosong sagot ni Cyrus. Huminga ng malakas si Margo at bumulong, mayroon akong importanteng gagawin sa trabaho ngayon. Hindi ako dapat nag-aaksaya ng oras kasama ka ngayon. Ayaw ko rin namang sayangin yung oras mo, kaso hindi mo naman ako binibigyan ng pagkakataon para magpaliwanag ng maayos. Kaya wala na akong choice, sambit ni Cyrus habang nakanguso at nakakunot ang kanyang mga kilay. O sige na, huminto ka na rito. Bibigyan kita ng 10 minuto para magpaliwanag. Pamantong hininga si Margo at tila ba naghahanda na rin magsalita. Noong marinig ni Cyrus ito, nabigla siyang humarap kay Margo para sabihin, talaga? Oo, pero 10 minuto lang. Kung hindi mo, may paparating yung gusto mo. Tatawag talaga ako ng mga pulis. Hindi makapaniwala si Margo na nakagawa pa ng dahilan si Cyrus para hindi siya madamay sa sitwasyon o kaya ay para mapatawad siya ni Margo. Subalit, natatakot din si Margo na baka nga ay dalhin siya ni Cyrus sa isang lugar na mapanganib kung hindi niya bibigyan ito ng pagkakataon na magpaliwanag, kaya naman wala na siyang magawa kung hindi sundin ang gusto niya. Sige, tumanggo si Cyrus at huminto sa tabi ng daan. Nang makita ni Margo na huminto na nga talaga si Cyrus, inilabas niya na ang galit niya, ano ba kasing gusto mong sabihin? Bilisan muna, yung mga photos na nakita mo sa college entrance noong nakaraan, lahat yun peke. May nag-photoshop ng mga yun para iframe ako, seryosong sambit ni Cyrus. Tapos, parihing sagot ni Margo, halatang hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Cyrus ngayon. Naiintindihan ko naman na baka nga hindi ka maniwala sa sasabihin ko. Pero may ebidensya ako para magpatunay ng sinasabi ko. Inilabas ni Cyrus ang note na isinulat ni Jenny para sa kanya at iniabot ito kay Margo. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin para saan to? Nabigla si Margo kaya nagtanong siya kay Cyrus. Kita ang pagtataka sa kanyang mga mata. Silipin mo at malalaman mo kung para saan yan, sagot ni Cyrus. Saglit na sinuri ni Margo ang sulat na hawak niya bago niya sinimulang basahin ito ng dahan-dahan. Pakalipas ang ilang mga minuto, tinignan ni Margo si Cyrus at kita sa kanyang ekspresyon na naguguluhan siya, tinanong niya si Cyrus, kung totoo. Kato, ibig sabihin yung ex-girlfriend mo yung nag-photoshop ng mga photos na yun, at siya rin yung nagpakalat, tama ba? Oo, tama, tumanggo si Cyrus bilang pagsang-ayon. Hindi mapigilan ni Margo na matawa habang hawak-hawak ang sulat. Cyrus, mukha ba akong tanga? Sa tingin mo ba talaga paniniwalaan ko yung kwento mo dahil lang sa sulat na yun? Sandali lang. Mayroon pa akong isang ebidensya. Tingnan mo. Recording to ng usapan namin ng ex-girlfriend ko. Inilabas ni Cyrus ang cellphone niya habang nagpapaliwanag at pinindot ang recording ng usapan nilang dalawa ni Faye nakaraang gabi. Alam niya na maniniwala baka ay kulang pa ang sulat ni Jenny para pagkatiwalaan siya ni Margo, kaya naman naisipan niyang i-record ang usapan nila ni Faye. Ang pag-amin ni Faye na siya ang may kagagawa ng lahat ng ito ay, walang duda, ang pinakamabisang ebidensya na mayroon siya. Subalit, napakaraming napag-usapan ni na Cyrus at Faye tungkol sa kung sino nga ba talaga si Cyrus noong gabi na yon. Kaya't may mga binago si Cyrus sa recording bago niya ito ipinakita kay Margo. Dahil ayaw niyang marinig ni Margo yung mga bagay na yun, sa pamamagitan nito, naitago niya kung sino siya at nabigyan niya rin si Margo ng paliwanag tungkol sa mga larawang kumalat sa campus. Pakalipas ang ilang minuto, natapos na ni Margo ang recording na ibinigay ni Cyrus sa kanya. Tila ba parang naging estatwa si Margo at kitang-kita sa kanyang mukha ang lubhang pagkagulat niya? Hindi sana paniniwalaan ni Margo si Cyrus kung yung sulat lang na galing kay Jenny ang ibibigay niya. Buti na lamang at malaki ang silbi nitong recording ng usapan nilang dalawa ni Faye. Ibig sabihin na talaga na yung ex-girlfriend mo yung nag-photoshop ng mga photos na yun. Nakatulala si Margo kay Cyrus sa sobrang gulat niya.
Oo, si Faye ang nagplano ng lahat ng ito simula't sa pool. Wala akong kinalaman sa lahat ng nangyari, sa totoo lang, ako nga yung biktima ng mga plano niya, seryosong sambit ni Cyrus kay Marco. Ano raw ang dahilan niya para gawin ito? Kung iisipin, may katayuan din naman siyang tipo ng babae. May makukuha ba siya sa pagpapakalat nito? Iniisip ba talaga niya yung reputasyon niya? Hindi makapaniwala si Marco sa mga ginawa ni Faye. Samantala, malinaw naman para kay Cyrus na bumuo si Faye ng ganitong plano para makipagbalikan sa kanya. Subalit, hindi niya maaaring sabihin kay Marco yung katotohanan dahil hindi naman alam ni Marco kung si ito ba talaga siya. Kaya't hindi siya maniniwala na aabot sa ganitong punto si Faye para lang makuha ulit ang puso ni Cyrus. Kaya ang kinalabasan ay ang paliwanag na ito ni Cyrus. Alam mong gusto niya kasing makakuha ng pearl. Eh mula sa akin, ano? Pera mula sa'yo. Talaga, mas lalo pang naguluhan si Marco nang marinig niya ang sagot ni Cyrus kung iisipin. Si Cyrus ay kilala bilang isang mahirap na estudyante sa campus nila na namumulot lang ng mga bote para kumita. Kailan may hindi inasahan ni Marco na hihingian siya ng pera ng ex-girlfriend niya. Ganito kasi, may nagsabi sa kanya ng tungkol sa relationship nating dalawa, at alam niya na nakakatanggap ako ng $10,000 para sa living expenses kumula sa iyo kada buwan. Kaya plinano niyang i-blackmail ako para sa pera sa pamamagitan na ng pagkakalat ng mga larawan na yun sa campus, diretsahang sagot ni Cyrus. Napahiyaw si Marco, Diyos ko naman. Hindi ako makapaniwalang gagawin niya yun dahil lang sa pera. Sobrang tindi, hindi mo alam kung gaano kasablock sa pera yung babae na yun. Literal na kaya niyang gawin ng lahat sa ngalan ng pera, sagot ni Cyrus at sunod ay bangulong siya kay Marco, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Tahimik na pinagmasdan ni Marco si Cyrus. Kung hindi ka pa rin naniniwala, pwede kong ipakausap sa'yo si Faye para siya mismo ang magpaliwanag sa'yo. Habang nagsasalita si Cyrus, kinukuha niya na ang cellphone niya para i-dial ang number ni Faye. Noong mapagtanto ni Marco na tatawagan nga talaga siya ni Cyrus, napangiti siya at pinigilan niya agad si Cyrus. It's alright, hindi muna kailangang gawin yan. I trust you. Talaga, nagliwanag ang ekspresyon ni Cyrus pagkatingin niya kay Marco. Oo, naniniwala ako sa'yo. Tumanggo si Marco at mayroong isang malawak na ngiting lumitaw sa kanyang mukha. Buti naman. Sige, dahil pinagkakatiwalaan mo na ako. Pwede na ba nating kuhanin yung marriage certificate natin ngayon? Nagagalak na sambit ni Cyrus, nagniningning ang kanyang mga mata habang siya ay nagtatanong. Kabanata 207, Pagsubok. Nangako si Marco kay Cyrus noong nakaraan na kukuhain na nila ang kanilang marriage certificate ng pagkasama. Gayunpaman, hindi nila yun nagawa dahil sa iskandalo na pinlano ni Faye, dahil doon naniniwala si Cyrus na mas magandang pakasalan si Marco sa lalong madaling panahon na yung sa wakas ay nagkaroon na ulit ng tiwala sa kanya si Marco. Ano? Kuhain ang marriage certificate natin. Si Marco ay nabigla nang marinig ang sinabi ni Cyrus. Oh, napagpasyahan natin na kumuha ng marriage certificate noong nakaraan, hindi ba? Sagot ni Cyrus nang may malaking ngiti, tila halata ang kanyang tuwa at saya. Nangako nga ako na kukuhain na natin ang marriage certificate natin, pero pagkatapos ng nangyari sa pagitan niyo ng ex-girlfriend niyo, nagbago na ang isip ko, nakangising sabi ni Marco. Ano? Nagbago na ang isip mo? Bakit? Tanong ni Cyrus nang nakasimangot, dalinaw ko na naman na ang lahat ng hindi pagkakaintindihan natin, hindi ba? Si Faye ang nasa likod ng lahat, at isa lang akong biktima ng mga nangyari. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Galit ka pa rin ba sa akin? Alam kong ikaw ang naipit, pero ngayon, nakapag-isip ko, ang desisyon ko na kumuha ng marriage certificate kasama ka ay parang nagmamadali, kaya napagplanuhan kong bigyan ka ng pagsubok kapag napasa mo ang pagsubok na to ay saka lang tayo kukuha ng marriage certificate, sabi ni Margo nang may ngiti sa kanyang mukha, nang nakanganga at na-disappoint na ekspresyon. Sa kanyang mukha, si Cyrus ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Akala niya ay makukuha na niya ang marriage certificate nila ni Margo pagkatapos niyang tinawin ang lahat ng nangyari. Hindi niya kailanman inasahan na magbabago ang desisyon ni Margo ang katunayan na gusto siyang subukan ni Marco sa kabila ng katotohanan na siya ay ganap na inosente ay binigyan si Cyrus ng matinding sakit ng ulo. Ayos lang sana kung papapasa niya ang pagsubok na ibibigay sa kanya ni
Margo, pero kapag nabigo siya, magiging kaugakado. Na ang lahat. Paano mo malalaman kung papasaba ako sa pagsubok mo o hindi, tanong ni Cyrus ng may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha ang sinabi. Ni Margo ay walang duda na nagsanhi sa kanya na mawala ng sigla. Depende sa mood ko, well, basta maging matino ka. Na ang pakakasalan lang kita kapag sa tingin ko ay pwede. Na ang talagang dahilan kung bakit ayaw pakuhain ni Margo ang marriage certificate nila ni Cyrus sa sandaling ito ay dahil naniniwala siya na hindi pa nila kilala ang isa't isa. Kung talagang magpapakasal agad sila, pwedeng mapasok sila sa maraming bulo dahil doon kaya binalak ni Margo na mas kilalanin pa si Cyrus bago siya pakasalan. Sa katunayan, pumayag si Margo sa hiling ni Cyrus noong nakaraan dahil sa pagkapanabak dahil din sa pagtulong sa kanya ni Cyrus na tulungan ng problema ng kanyang company, gayunpaman, ngayong nasa tamang katinoan na siya. Nangako siya na hindi na siya magiging padalos-dalos ulit. Napabuntong hininga si Cyrus at napangiwi noong tumitig siya kay Margo kung iba ang kalalabasan ng lahat, magagawa na sana niyang pakasalan si Margo. Ngayon, iniisip pa lamang niya yon ay nagsasani na kay Cyrus na menas. Alam niya, gayunpaman, na ang pilit na pagmamahal ay hindi nagtatagal, at kaya, wala siyang plano na pilitin si Margo na pakasalan siya kung nag-aalinlangan pa talaga si Margo ang inheritance contract ay malinaw na sinasabi na hindi lamang niya kailangang pakasalan si Margo, ngunit kailangan din na iniibig na siya ni Margo. Sige, dahil ayaw mo pang kuhain ng marriage certificate natin, hihintayin kita, pwede mo lang akong tawagan kapag nagbago na ang isip mo, sagot ni Cyrus, sinusulyapan si Margo. Pagkatapos ay inabot niya ang pinto ng kotse upang buksan iyon at lumabas. Ang dahilan lang naman ni Cyrus kung bakit nagtungo siya sa company ni Margo ngayong araw ay para magpaliwanag kay Margo tungkol sa nangyaring iskandalo. Kaya oras na para sa kanya na umalis ngayong malinaw na ang lahat. Sa sandaling mapagtanto ni Margo na paalis na si Cyrus, mabilis niya itong tinawag, Cyrus. Si Cyrus ay nabigla at napatingin kay Margo, nagtatanong, bakit? May kailangan ka ba? Aalis ka na ba? Tanong ni Margo pagkatapos ng isang sandali, kinakagat ang kaakit-akit niyang mga labi. Oo, pinuntahan lang naman kita para linawin ang lahat sa'yo. Ngayong malinaw na, hindi na kita kukulitin. Pwede ka na bumalik sa trabaho mo, sabi ni Cyrus. Pagkatapos tumango, well, tinitigan ni Margo si Cyrus ng sandali, pagkatapos ay nagpatuloy sa isang mahinang boses, huwag kang magkakamali ng intindi, ha? Sinabi ko sa'yo na susubukan muna kita, hindi dahil wala akong tiwala sa you, pero sa tingin ko kasi ay kailangan pa natin ng oras para kilalanin ang isa't isa bago tayo ikasal, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Malinaw na nag-aalala na malulungkot si Cyrus, mabilis na nagpaliwanag, si Margo habang nakatitig kay Cyrus. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko naman, tumango si Cyrus. Humihingi ako ng tawad sa pagkakaroon sa'yo ng maling akala. Kasalanan ko yun. Hindi dapat ako nagsabi ng masasakit na mga salita sa'yo bago ko pa malaman ng totoo. Bilang paghingi sa'yo ng tawad. Paano kung ilibre kita ng pagkain? Tumingin si Margo kay Cyrus at nagpatuloy pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan. Gusto mo akong ilibre ng pagkain? Nagliwanag ang mukha ni Cyrus sa gulat nang marinig ang sinabi ni Margo. Hindi niya kailanman inasahan na yayayain siya ni Margo para kumain. Hindi yun kapanipaniwala. Oo, may alam akong magandang restaurant pero hindi ko pa nasusubukan dun. Nagkataon lang na wala akong masyadong gawain ngayong araw, kaya pwede kitang ilibre sa restaurant na yun bilang paghingi sa'yo ng tawad. Sabi ni Margo nang may ngiti sa kanyang mula. Hindi ba't sinabi mo na may mahalaga kang gagawin sa trabaho? Sabi ni Cyrus, may bakas ng pagdududa sa kanyang mukha. Tumingin si Margo kay Cyrus at namula sa pagkahiya, pagkatapos ay sumagot siya sa isang mahinang tono, well, hindi naman ako nagmamadali na gawin yun. Pwede naman tayong kumain muna. Pagkatapos ay babalik ako sa tanghali para ayusin yun. Oh, sige, tumango si Cyrus at napangiti nang malawak wala naman siyang gagawin ngayong tanghali. Eh, at dahil si Margo ang kusang nagyaya sa kanya na kumain, tiyak na hindi pa lalagpasin ni Cyrus ang pagkakataon. Teresa Banwich Town.
andoon yung restaurant na nirekomenda sa akin ng kaibigan ko, mahinang sabi ni Margo pagkatapos bumalik ni Cyrus sa kotse. Sige, napatango si Cyrus at binuksan ang makina ng Mercedes-Benz, pagkatapos ay nagtungo sa Bandridge Town. Tumating sila sa kanyang destinasyon ng alas 10 ng umaga, ang Bandridge Town ay nasa isang lumang bahagi ng lungsod ng Santa Cruz, mayroong mga lumang gusali na umaakit ng maraming mga bisita. Gayunpaman, dahil sa katunayan na iyon ay hindi kasing sikat ng ibang tourist attraction sa bansa, iyon ay nanatiling hindi. Nahahawakan ng sikat na mga company. Tinigil ni Cyrus ang kotse ni Margo sa parking lot sa labas ng bayan na iyon, pagkatapos ay nagtungo silang dalawa sa Bandridge Town ng magkatabi. Sa sandaling iyon, sina Cyrus at Margo ay tila ukhang isang tunay na magkasintahan. Si Margo ay may magandang mood na yung araw, kaya paminsan-minsan siyang nakikipag-usap kay Cyrus. Habang naglalakad sila papasok ng bayan, noong maglakad ang nakabibighani at eleganteng si Margo sa mga kalsada ng Bandridge Town, tinukaw niya ang atensyon ng maraming tao. Gayunpaman, noong makita ng lahat si Cyrus na nakatayo sa tabi ni Margo, silang lahat ay tila nagulat. Alam ni Cyrus kung bakit mukhang nagulat ang mga taong ito, ngunit hindi niya yun pinansin. Sanay na siya sa ganoong mga titig ngayon, eh. Tumating sila sa restaurant pagkatapos ng 10 minuto. Tinuro ni Margo ang signboard ng restaurant at sinabi pagkatapos tumingin kay Cyrus, "Tingnan mo. Ito ang restaurant na tinutukoy ko. Ayos. Pumasok na tayo," sagot ni Cyrus pagkatapos tumango. Noong siya ay papasok na ng restaurant katabi si Margo, may isang taong lumitaw bigla. Si Cyrus ay nabigla nang makita ang taong yun, ang kanyang mga paa ay nanigas sa kanyang kinatatayuan at isang nagulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kabanata 208. Si Amy ay bumalik. Noong papasok na si Cyrus ng restaurant sa Bandridge Town katabi si Margo, nakita niya ang isang babae na palabas ng restaurant at agad na nanigas na parang isang estatwa nang tinatakpan ang kanyang mukha dahil sa pagkabigla, hinihiling na lamang niya na maging invisible at tumakbo ng mabilis at hindi napapansin ng babae. Ang babae na ngayon ay palabas ng restaurant ay walang iba kundi si Amy, ang internet celebrity na nagsanhi kay Cyrus nitong nakaraan ng malaking bulo. May isa pang babae na tila mas matanda kay Amy ang nakasunod sa likod niya, bumubulong sa kanyang tenga habang nakakunot ang mga kilay ni Amy sa inis. Si Amy ay mayroong suot na casual na dark blue kami at isang beige skirt, pinapakita ang kanyang pakinis at maputing mga binti na mayroong itim na stockings at isang pares ng mataas na mga takong isang itim na sinturon ang nasa kanyang baywang. Pinapahalata ang kanyang mga curve at binibigyang diin ang kanyang kagandahan. Siya ay tila nakakapukaw tingin dahil sa maganda niyang itsura at katawan. Si Cyrus, gayunpaman, ay wala sa mood para handgun ang kagandahan ni Amy ngayon, alam kong anong klase ng tao si Amy, siya ay natatakot na pagsasanhi si Alimbulo kapag nalaman nito na siya ay naroon para kumain kasama si Margo. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, tumalikod siya at nagtungo sa sulok bago pa man siya makita ni Amy. Si Margo, na nakapasok na sa restaurant, ay tila hindi napagtanto ang pagkawala ni Cyrus. Si Amy rin ay hindi napansin ni Cyrus at sinundan ang di gaanong matandang babae papasok sa isang itim na kotse nang hindi man lang sumusulyap sa sulok. Nang makita ang itim na kotse na naglaho sa kanyang paningin, napabuntong hininga si Cyrus, "Buti naman at nakapagtago agad ako. Sa wakas ay wala na siya. Sigurado akong pagtitripan na naman niya ako kapag nakita niya ako rito." Sa kanyang pagkadismaya, si Amy, na nakaupo sa kotse noong sandaling iyon, ay napalingon lamang at nagkataon na nakita si Cyrus na lumalabas mula sa sulok. Ang eksena na iyon ay nagsanhi ng misteryosong ngisi sa kanyang mukha at nagkaroon siya ng ideya. Sa isang mahinang boses, binulong niya, "Cyrus, Jago ka. Ang lakas naman ng loob mong pagtaguan ako. Tuturuan kita ng leksyon pagbalik ko. Amy, anong sinasabi mo?" Ang magandang dalaga sa tabi ni Amy ay nagtanong nang may nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. "Pawala, kauutol na," sabi ni Amy at namula siya sa hiya, umihiling ng bahagya. Sa sandaling umalis si Amy, dali-daling pumasok si Cyrus sa restaurant. Sa sandaling iyon ay saka lamang napagtanto ni Margo na nawawala si Cyrus. Kaya dali-dali siyang lumabas ng restaurant sa pagkabalisa,
Sa sandaling mapansin niya si Cyrus na papalapit sa kanya, napahinga siya ng malalim sa ginhawa at nagtanong sa kanya sa isang nang-aakusa. Ang tono, "Cyrus, saan ka nang galing? Nag-alala ako kasi akala ko ay nawawala ka na." "Oh, please. Hindi naman ako isang bata, paano ako mawawala? Huwag kang mag-alala, may nakasalubong lang akong kaklase kaya nakipag-usap lang ako ng sandali sa kanya," paliwanag ni Cyrus sa isang mahinang boses. "Oh, sige, hindi yun masyadong inisip ni Marco," at hinayla si Cyrus papasok ng restaurant. Tagliwanag ang mukha ni Cyrus nang maramdaman ang pag-aalala sa kanya ni Marco. Maraming ibang babae ang mabait lang sa kanya dahil gusto nilang makuha ang pera niya. Kaya, lubos na natutuwa si Cyrus sa mga taong may tunay na pagtrato sa kanya. Sa kanyang pagkatuwa, si Marco ay hindi tulad ng iba. Pagkatapos pumasok ng restaurant, sina Cyrus at Marco ay umupo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Binigay ni Cyrus kay Marco ang menu at sinabi sa kanya na i-order ang anumang gusto niya. Si Marco ay nagugutom na rin, kaya tumingin siya sa menu at tinuro ang pangalan ng ilang mga pagkain sa menu na hindi pa nakikita o naririnig ni Cyrus dati. "Buti na lang at binigay ko kay Marco ang menu. Hindi ko siguro alam kung ano ang IO order." Sa tingin ni Cyrus ay maswerte siya noong ibalin niya ang kanyang atensyon kay Marco, na siya rin nakatuon sa pagtingin sa menu. "Sige, ayun lang. Salamat," sabi ni Marco, marahan na sinasara ang menu gamit ang kanyang kamay. "Sige, hintayin niyo na lang po ang pagkain niyo," pagalang nasagot ng waiter at lumingon na para umalis. Pagkatapos noon, nanatili sina Cyrus at Marco sa kanilang upuan habang naghihintay sa kanilang mga pagkain. Hindi pa kailanman nakasama ni Cyrus si Marco na kumain dati, kaya wala siyang ideya kung ano ang sasabihin bilang isang panimula ng isang usapan. Bilang isang babae, walang balak si Marco na simula ng usapan, kaya isang awkward na katahimikan ang nangyari. Nag-isip si Cyrus ng matagal bago makaisip ng magandang usapan at nagtanong sa isang mahinang boses, "Maayos ba ang lahat sa company mo?" Hindi mapigilan ni Marco na magpakita ng isang lubos na kaakit-akit ng ngiti nang marinig ang sinabi ni Cyrus. Nang makita ang ngiti sa kanyang mukha, napatanong si Cyrus sa isang mahinang boses, "Anong nakakatawa? Ganiyang kaboring ba ang naisip mong usapan pagkatapos mag-isip ng matagal?" tanong ni Marco sa isang mahinang boses. Nahihiyang tumawa si Cyrus, "Bihira lang ako makipag-usap sa mga babae, kaya wala talaga akong alam kung paano magsimula ng usapan," nakangiti niyang sabi, kinakamot ang kanyang ulo. "Oh, talaga ba? Hindi ba't may girlfriend ka na dati? Sinabi sa akin dati ni Monica na marami ang babae sa paligid mo, paano naging posible na bihira ka lang makipag-usap sa mga babae?" tanong ni Margo nang may nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha. Kalokohan lang ang mga sinasabi niya. "Isa lang naman ang naging girlfriend ko buong buhay ko," sagot ni Cyrus nang may mapait na ngiti. "Okay," napatango si Marco at nagpatuloy sa isang masayang boses, "Maganda naman na ang takbo ng company ko ngayon. Pinakilala ko ni Mr. Lopez sa ilang business partners pagkatapos mag-invest sa company ko. Dahil sa kasalukuyang mga nangyayari, naniniwala akong makakabangon din kami sa loob lamang ng isang taon." Buti naman, napangiti si Cyrus at nabigla pagkatapos maisip kung gaano kabait si Jonathan para ipakilala si Marco sa ilang mga business partners. "Wow, Jonathan. Magiging malaking tulong ngayon kay Marco, mas mahalaga nga talaga ang koneksyon kaysa sa pera sa mundong ito. Maraming salamat sa tulong mo, Cyrus. Kung di dahil sa paghiling mo kay Mr. Lopez na mag-invest sa company ko, siguro ay bankrupt na ang company ko ngayon," pinasalamatan ni Marco si Cyrus ng buong puso habang nakatingin sa kanya. "Hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Ikaw ang fiancé ko, obligado akong tulungan ka kapag nangangailangan ka," nakangiting sabi ni Cyrus. Sa sandaling yun, namula si Margo tulad ng mga rosas na nilapag sa niebe. Wala siyang maisip na sasabihin kay Cyrus sa sandaling yun. Nang bigla, ang phone ni Cyrus ay nagsimulang magling, nilabas na yun upang tingnan at nakita na iyon ay isang tawag mula kay Jonathan. Nang makita na wala pa rin ideya si Marco sa tunay niyang pagkatao, tumayo si Cyrus at sinabi kay Marco, "Sandali lang, ha? Kailangan ko lang tong sagutin." "Sige lang," napatango si Marco at ngiti. Pagkatapos noon, nagtungo si Cyrus sa banyo ng restaurant nang hawak ang kanyang phone. Sa sandaling pumasok siya sa banyo, isang sexy at magandang babae ang pumasok sa restaurant. Ang mga mata ng babae ay samuri sa paligid sa sandaling pumasok siya, bago sa huli ay mapatingin kay
Margo, so, siya pala ang fiancé ni Cyrus. Napangiti ang babae at marahan na lumapit kay Margo ng Nekotakum. Kabanata 209. Kinausap ni Amy si Margo. Nakatanggap si Cyrus ng tawag mula kay Jonathan. Sa loob ng upscale restaurant sa Banridge Town kaya't dali-dali siyang nagpunta sa restroom hawak ang kanyang phone. Hello, sinagot niya ang tawag. Paari ko bang malaman kung saan po kayo ngayon, Mr. De La Cruz? Nakangiting tanong ni Jonathan. Nandito ako ngayon sa Banridge Town, bakit ka tumawag? Walang panahon si Cyrus para mag-aksaya ng oras at wala rin siya sa mood para kausapin si Jonathan. Kung iisipin, wala nang iba pang mas mahalaga para kay Cyrus ngayon kundi ang lunch nilang dalawa ni Margo. Mr. De La Cruz, mag-host ng dinner party ang company namin mamayang gabi. Pupunta rin dito ang mga presidents ng mga subsidiary companies mo. Pati na rin yung mga owners ng ibang pang mga companies sa lungsod ng Santa Cruz, Mr. De La Cruz, ito na ang oras para makipag-usap ka sa mga empleyado mo simula noong matanggap mo ang legacy ni Mr. Villarreal, sabot ni Jonathan. Alam ni Cyrus na mataas ang katayuan ni Chairman Villarreal sa construction industry ng buong bansa, at alam din niya napakalaki ng mga kumpanya niya kaya't halos matatagpuan ito sa lahat ng industriya sa bansa. Kaya naman, napakaraming mga empleyado ang tumutulong kay Cyrus na mag-asikaso ng libu-libong mga negosyong pagmamayari. Pukhang mga senior executives ang mga binanggit ni Jonathan at sila rin ang mga responsable sa pagtulong kay Cyrus sa operations ng kanyang mga subsidiaries. Subalit, madalang na makatagpo ng mga executives na ito si Cyrus. Dahil si Jonathan ang siyang kumukontrol sa mga operations ng company nila, malaki man o maliit. Hindi mo ba pwedeng ikaw na lang ang kumausap sa kanila? Bakit kailangan ko pa silang kitain kung kaya mo namang asikasuhin lahat ng yan? Ayaw ko magpunta, diretsahang sagot ni Cyrus. Kung magpupunta siya ngayon, tiyak naman na paulit-ulit lang siyang papuriin ang mga tao na yon. Kaya hindi siya interesadong magpunta sa party na ito. Mr. De La Cruz, pakiusap pag-isipan niyo. Gustong gusto na kayong makita ng mga tao na ito. Simula noong nalaman nilang ikaw ang nagmana ng legacy ni Mr. Villarreal, nag-aalala sila na baka ay padismaya ka sa kanila kung hindi ka nila makikilala. Kung makakasalubong ka man nila sa daan, dagdag pa. Rito, ang mga tanging imbatado lamang para magpunta sa party ay ang mga top executives ng company natin. Malulungkot din sila kung hindi ka i-attend sa party. At saka, magkakaroon din ito ng impact sa nagpatuloy si Jonathan sa panghihikayat niya. Oo na, tama na. Saan ba gaganapin yung dinner? At anong oras magsisimula? Umirap si Cyrus para pahintuan si Jonathan. Gaganapin ito sa Bitenya Hot Spring Hills sa lungsod ng Santa Cruz mamayang 7 PM ng gabi, nakangiting sagot ni Jonathan. Sige, magpupunta ako roon mamayang gabi para. Sumilip lang, alam ni Cyrus na kung hindi siya papayag. Kay Jonathan, siguradong kukulitin lang siya ng kukulitin ito, subalit ang pinakamahalagang gawain niya ngayon ay upang bumalik agad kay Margo na naghihintay pa rin para sa kanya sa loob ng restaurant. Kaya't ang oo na siya kay Jonathan para lang matapos na ang usapan. Kailangan mo ba ng magsusando sa iyo mamaya? Tanong ni Jonathan sa kanya habang kumikinang ang kanyang mga mata. Hindi na, ayos lang ako. Alam ko naman kung saan. Pagkita na lang tayo mamaya, dali-daling sagot ni Cyrus at binaba niya na ng telepono si Jonathan bago pa man ito makasagot. Tumalikod na siya pagtapos at lumabas sa restroom, dali-dali siyang naglakad papunta kay Margo. Subalit, sa sandaling mapasulyap si Cyrus sa kung saan nakaupo si Margo, napahinto siya sa paglalakad at kita ang pagkagulat niya. Hey Amy, bakit ka bumalik dito? Nautol si Cyrus nang bigla niyang makita na nandoon si Amy. Ang babaeng nakaupo ngayon sa harap ni Margo ay walang iba kundi si Amy na siyang nasaksihan mismo ni Cyrus na umalis na sa restaurant na ito na kanina. Habang naglalakad si Cyrus papunta sa lamesa, napansin niya na sina Amy at Margo ay nag-uusap. Base sa hitsura ni Margo, mukha namang masaya siya at walang bakas ng galit na makikita sa kanya. Wizard! Bakit ba sunod ng sunod si Amy sa akin na parang multo? Ano bang binabalak niyang gawin? Ulong ni Cyrus sa sarili niya, nang gigigil siya habang papunta kay Amy. Oh, Cyrus, nandito ka na pala. Kinawayan ni Margo si Cyrus nang makita niyang papalapit na ito sa kanya. Oh, tumanggong si Cyrus kay Margo at sunod ay tumingin siya kay Amy. Sa sandaling tinanong niya kung ano ang ginagawa.
Ni Amy dito, tinuro siya ni Amy na mayroong nagbubuluhang ekspresyon, Margo, sino siya? Amy, ito si Cyrus de la Cruz, ang fiancé ko. Pinakilala ni Margo si Cyrus kay Amy habang nakangiti. Pagtapos ay lumingon siya kay Cyrus at sinabing, Cyrus, ito si Ms. Amy Lloyd, isa sa mga shareholders ng restaurant na to. Nalito si Cyrus nang marinig niya ang usapan ng dalawang mga babae na ito. Ano ba ang binabalak nito ni Amy? Halata namang kilala namin yung isa't isa. Bakit? Siya nagpapanggap na hindi niya pa ako nakikita. Posible. Kayang napagkamalan ko siyang ibang tao. Hindi mapigilan ni Cyrus ang sarili niyang suriin ng paigi si Amy sa pamamagitan ng mga mata niya. Habang hindi nakatingin sa kanilang dalawa si Margo. Kinindata ni Amy si Cyrus at nakangiti niyang sinabi, Hello, Mr. De La Cruz. Ang restaurant na ito ay pagmamayari ko at ng kaibigan ko. Thank you so much for stopping by at thank you for speaking with me today. Ms. Suarez, sa sobrang saya ko ngayong araw bibigyan kita ng 50% off para sa meal na ito. Pero, diba, nabigla si Cyrus pinigilan siyang magsalita ni Amy at lumingon na lang siya kay Margo para sabihin, Ms. Suarez, may kailangan pa akong asikasuhin ngayon kaya pasensya na kung hanggang dito na lang, Paulo. Sa susunod ulit. Sige. Sa susunod ulit, tumanggo si Margo at bahagyang ngumiti. Pagtapos nito, ngumiti ng paimple si Margo kay Cyrus bago siya lumabas ng restaurant. Diyos ko, ano bang binabalak nitong babaeng to? Napabulong na naman si Cyrus sa kanyang sarili habang pinagmamasdan niya si Amy palabas ng restaurant. Cyrus, anong iniisip mo? Tere dito, umupo ka muna at kumain. Kanina ka pa nasa restroom. Talamag na tong pagkain, marahang sambit ni Margo kay Cyrus. Kumalma na ulit si Cyrus nang marinig niya ang mga sinabi ni Margo at dali-dali siyang nagtanong. Margo, bakit ka kinausap ng Amy na yun? Pagkakilala ba kayo? Hindi. Hindi kami magkakilala. At hindi ko rin alam bakit niya ako biglang kinausap, tinanong niya lang kung nagtatrabaho ba ako sa cosmetics tapos sinabi niya sa akin na big fan daw siya ng cosmetics brand ko tapos ayun medyo matag. Aldin kamo nag-usap, kalmadong sagot ni Margo habang hinihiwa sa maliliit na piraso ang kanyang steak. May sinabi ba siyang kakaiba sa'yo? Nagtanong ulit si Cyrus. Wala naman, puro cosmetics lang, mga napag-usapan namin, napailing, si Margo at lumingon siya kay Cyrus para tanungin siya habang nakangiti, bakit parang kinakabahan ka? Kilala mo ba kung sino siya? May nangyani ba sa inyong dalawa? Wala. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi ko nga siya kilala eh. Agad-agad itong tinanggi ni Cyrus. Eh bakit ka mukhang kinakabahan? Tanong ni Margo habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Nag-aalala lang ako na baka mamaya manluloko pala siya, diretsahang sagot ni Cyrus. Paano naman mangyayari yun? Shareholder siya ng restaurant na to, kaya bakit naman siya mangloloko ng daw? Subalit, nalilito pa rin si Cyrus sa mga kaganapan. Hindi niya maintindihan kung bakit lalapit si Amy kay Margo at sasabihin pa sa kanya na hindi niya kilala si Cyrus, nakapagtataka, ano kayang nasa isip niya? Kanina ay maganda pa ang mood ni Cyrus, subalit ngayon ay nawala na siya sa wisyo. Kahit na napansin ni Margo na mukhang nababagabag si Cyrus, hindi naman na niya ito tinanong. Paatahinik na lamang siyang kumain. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Dali-daling inilabas ni Cyrus ang phone niya at nakita niya na nag-message sa kanya si Amy sa WhatsApp. Nang makita niya ang mga nilalaman ng text message, natulala siya sa sobrang gulat. Ano? Diyos ko po. Ano bang problema nitong babae na to? Nasisiraan na ba siya ng bait? Hindi mapigilan ni Callum ang sarili niyang mapasigaw sa loob-loob niya. Kabanata 210, isa kang mayaman na tao. Tumitaw ang kunot sa mga kilay ni Cyrus noong mabasa niya ang mensahe ni Amy sa WhatsApp, hindi sigurado kung ano ang mga binabalak ni Amy. May problema ba? Tanong ni Margo kay Cyrus sa isang mahinang boses. Wawala, pabilis na tinago ni Cyrus ang kanyang phone dahil ayaw niyang makita ni Margo ang laman ng mensahe. Talagang ayaw naman niyang kausapin ang babaeng yun eh. Kahit na napapansin ni Margo na may pumabahala sa isip ni Cyrus, hindi na siya nagtanong pa at nanatiling tahimik.
Siya ay isang matalinong babae, at alam niya na kung ayaw pa itong sabihin sa kanya ni Cyrus sa ngayon, hindi siya makakakuha ng sagot kahit anong pilit niya roon. Kaya, napagpasyahan niyang wag na lang magtanong. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya, "Cyrus, malapit na ba ang summer break mo?" "Oo, mga isang linggo na lang ang natitira," sagot ni Cyrus pagkatapos mag-isip ng sandali. "Paano kung magkasama tayo sa summer break mo sa hometown ko?" tanong ni Marco sa isang mahinang tono pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan. Tumitingin kay Cyrus. "Talaga? Sa hometown mo? Kasama ka?" Hindi mapigilan ni Cyrus ang kanyang pananabik at siya ay natulala. "Maaari kaya na plano ni Marco na ipakilala ako sa mga magulang niya?" "Oo, sa hometown ko. Malapit na ang 80 na kaarawan ng lolo ko, marami sa mga kamag-anak ko mula sa pamilya Suarez ang uuwi para magsaya, dahil ikaw ang fiancé ko, sa tingin ko ay naroon ka rin dapat para dumalo sa party." Pahinaho na paliwanag ni Marco kay Cyrus. "Bakit tayo babalik sa hometown mo? Hindi ba naninirahan ng lolo mo sa Santa Cruz?" tanong ni Cyrus habang may bakas ng pagdududa sa kanyang mukha. "Hindi. Dati pa man ay sa hometown ko na naninirahan ng lolo ko. Sa 8 niyang mga anak, ang mga magulang ko lang ang naninirahan sa Santa Cruz. Ang iba niyang mga anak ay nakakalat sa buong bansa. Ang ama ko ay bihira lamang makausap ang iba niyang mga kapatid, dahil bumabalik lang sila kada taon para sa kaarawan ng lolo ko. Sa totoo lang, ilang beses ko pa lang silang nakikita simula noong ipanganak ako." Sagot ni Marco kay Cyrus nang may maliit na ngiti. "Ah, ganun pala," tumanggoy Cyrus at nagpatuloy ng may ngiti, "hindi ko inaasahan na ang pamilya Suarez ay malaki pala." "Oo, ang taon na to ay ang 80 na kaarawan ng lolo ko. Hindi lang babalik ang mga kamag-anak ko na yun, pati na rin ang mga kapatid ng lolo ko, matuturing, yun ay isang Suarez family reunion. Ang lahat ng nasa pamilya Suarez ay inaasahang dadalo sa pagdiriwang," tumingin si Marco kay Cyrus at nagpatuloy. Si Cyrus ay bahagyang nag-aalinlangan na nang malaman na iniimbitahan siya ni Marco sa reunion ng pamilya Suarez. Iniisip na hindi pa niya pwedeng ipaalam kay Marco ang tunay niyang pagkatao, naisip niya na pakikita siya ng mga Suarez na isang paunan kapag bigla siyang nagtungo ng ganun lang sa hometown ni Marco. Sa katunayan, si Cyrus ay lubos na natutuwa dahil niyaya siya ni Marco sa kabila ng katayuan niya sa lipunan. Gayunpaman, ayaw niyang maliitin si Marco ng mga kamag-anak niya dahil sa kanya. Tumigil siya ng sandali bago sumagot ng mahina, "Hindi kaya hindi pwedeng naroon ako dahil reunion naman yung pamilya mo. Bilang fiancé ko, kalaunan ay makikilala mo rin ang pamilya ko. Halos lahat ng nasa pamilya Suarez ay alam na may fiancé ako, kaya hindi pwedeng hindi ka pupunta roon at sumama sa akin sa reunion," sabi ni Marco. "Oh, sige. Sasama ako sa iyo sa hometown mo sa summer break namin." Hindi na magawa pa ni Cyrus na tumanggi kay Marco pagkatapos makita na determinado si Marco na isama siya. Nagliwanag ang mukha ni Marco sa tuwa at sinabing, "Siguro ay mauuna ako sa hometown ko sa susunod na ilang araw. Ay papasundo na lang kita kapag nagsimula na ang summer break mo. Ayos lang, kaya ako naman pumunta roon ng mag-isa. Saan ba ang hometown mo?" sagot ni Cyrus. "Sige, sa Hollandale Town yun, alam mo ba ang bayan na yun?" tanong ni Marco sa isang mahinang boses. "Oo. Oh, sa tingin ko ay hindi naman yun malayo sa Santa Cruz. Pwede akong mag-bus pa apunta roon," sabi ni Cyrus. "Eddie, sige, sasanduhan na lang kita kapag nakarating ka na sa Hollandale Town." Umisi si Marco kay Cyrus. Gayunpaman, nakaramdam si Cyrus ng halo-halong mga emosyon sa sandaling makita niya ang ngiti sa mukha ni Marco. Kababanggit lamang ni Marco na ang buong pamilya Suarez ay dadalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang lolo, na kailangang puntahan ni Cyrus bilang fiancé ni Marco. Sigurado siya na ang mga miyembro ng pamilya Suarez, na mga mayayaman, ay siguradong pamumuhian siya. Kung ang babaeng nasa harap ni Cyrus ngayon ay hindi si Marco, tiyak na hindi mababahala si Cyrus. Dahil pwede naman niyang ilantad ang tunay niyang pagkatao, naniniwala na ang lahat ng kanyang problema ay pwedeng maayos kung gusto niya. Gayunpaman, sa presensya ni Marco, ang mga problema niya ay pagiging mahirap ayusin. "Oo nga pala, Cyrus, ano ang plano mong gawin pagkatapos mong makapagtapos sa pag-aaral?" tanong ni Marco kay Cyrus habang tulala si Cyrus. "Ano ang plano ko pagkatapos kong makapagtapos?" Isang bakas ng pagkalito ang lumitaw sa mga mata ni Cyrus.
Mayroon ngang plano si Cyrus sa kinabukasan niya bago pa man niya mamana ang pamana ni Chairman Villarreal, balak niyang kumuha ng matinong trabaho. Pag-ipon para makabili ng isang bahay sa Santa Cruz, at pagkatapos ay pakasalan si Faye, ang kanyang ex-girlfriend. Gayunpaman, ngayon ay hindi na nangangailangan si Cyrus dahil sa malaking pamana ni Chairman Villarreal. At ang kanyang mga plano para pakasalan si Faye ay wala na dahil sa paghihiwalay nila. Kaya, wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin sa buhay. Pagkatapos niyang makapagtapos, sa totoo lang, wala pa akong plano sa hinaharap. Napatingin si Cyrus kay Margo at sumagot ng nahihiya. Kung hindi ka pa nakakapagpasya sa gagawin mo, pagkatapos mong makapagtapos, paano kung pagtrabaho ka sa company ko? Sinubukan ko ng tingnan at naniniwala ako na kapag nagtulungan tayong patakbuhin ang cosmetics company ko ng pagkasama, magagawa nating kumita ng sapat na pera para mabuhay tayo ng maganda buong buhay natin. Nakangising sabi ni Margo. Si Cyrus ay hindi inaasahang natuwa sa babaeng nasa harap niya na mayroong magandang ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya kailanman inasahan na may plano si Margo sa hinaharap nila ng magkasama. Bilang resulta, si Cyrus ay lubos na nagigilty. Sobrang nag-aalala sa akin si Margo pero tinatabo ko lang ang pagkatao ko at nagsisinungaling sa kanya tungkol sa maraming bagay. Tiyangina, ang sama kong tao. Naiisip niyang siya ay maswerte dahil nakilala niya si Margo. Talagang kahangahanga na walang pakialam si Margo na ang kanyang boyfriend ay mahirap sa kabila ng pagiging mayaman niya. Gusto kong malaman kung paano kasi sagot kapag sinabi ko sa'yo na isa talaga akong mayaman na tao, nagpanggap si Cyrus na nagbibiro pagkatapos ng isang sandali. Ikaw, isang mayaman na tao, natuliro si Margo pagkatapos marinig ang sinabi ni Cyrus, isang bakas ng pagkalito ang lumilitaw sa kanyang mga mata.